Okay, hi guys. In this video, I just want to share my experience with Globe Platinum. So, I've been a Globe Platinum customer na. Ba't ako nag-Globe Platinum? Yung monthly ko kasi sa Globe, medyo mataas na. I mean, nag-a-avail kasi ako ng mga gadget. Na napansin ko, yung amount na binabayad ko is pwede ko nang i-subscribe sa Platinum. So, nag-subscribe ako sa Platinum. Nireview ko din naman ano yung mga benefits of being a Platinum. Nag-inquire din ako sa Smart Infinity. Yun yung equivalent no, na competing product sa Smart Infinity. Kaso sa Infinity yata parang nasa 5K. No? Sa Globe Platinum may 3.7, something 3.8, then may 4K, 4.7 yata I guess. And then may 7K. So ano ba yung nandun sa Platinum? Pakita ko lang, naka-open dito yung ano yung information sa akin ng Platinum. So they have best in class service, yung priority care for Globe concern. So ito nagamit ko talaga to. Ano yan? Pag Globe Platinum customer ka, pag pumunta ka sa Globe, okay? Let's say magbabayad ka. Physically pumunta ka sa store nila. Papakita mo lang dun sa guard or dun sa nag-a-assist na you are a Platinum customer, whether binabayaran mo yung Platinum account mo, yung line mo, or may Globe na postpaid internet ka, or meron kang iba pang postpaid account na hindi naman Platinum. So basta pag pumunta ka dun, sabihin mo lang, Platinum customer ka, i-queue ka sa VIP na queue, na lane. Okay? So, pag na-queue ka doon, so experience ko, magbabayad ako. Pagdating ko sa Globe Ayala Town, sa ATC, medyo mahaba yung pila. Madaming tao. Yung iba nandun pa sa labas. So, pag sabi ko lang na magbabayad ako sa cashier, doon ako sa... pinakita ko yung Platinum. Paano mapakita? Yung signal. So, very important yung signal dito. So, ito, pakita ko lang yung signal. Ayan, no? Yan. So, nandyan. Platinum. Okay, pag pinakita mo yung Platinum signal mo, i-queue ka sa VIP. So, yung experience ko, magbabayad ako, daming pila, parang after tawagin yung two customers, ako kagad, kahit may pila pa. So, yun. Benefit na na-experience ko. Ano pa? So, pag pupunta ka naman sa BPI, okay, BPI Bank, okay, pakita mo lang yung ano yung Platinum mo, doon ka i-queue sa BPI preferred lane. Yeah, so may BPI preferred lane doon. Okay, sa mga VIP customers nila. Okay, ano pa? Kung nagta-travel kayo, ito, sa international ah, kasi tinry ko to sa domestic, hindi umubra. Kasi yung sa airport, meron silang tie-up sa mga VIP airport lounge. Okay? So, for example, sa NAIA Terminal 3, international, meron doon PAGS. Okay? Yun yung airport lounge doon. So, pag nandun ka, pakita mo lang yung Platinum signal mo, tapos sign ka doon, maglalag ka sa logbook nila, makakapasok ka. Ano meron doon sa airport lounge? Kung maaga ka dumating, okay, sa airport, tapos medyo... Let's say 3 hours pa before your flight, pwede ka doon. Ano 'yon? May buffet doon. Kain ka doon, mag-coffee ka doon, okay? Ang gaganda ng upuan doon sa airport lounge. Ngayon, hindi lang yung Globe, ah. Hindi lang sa mga Platinum customers 'yon. Sa mga VIP customers ng mga bank, for example, Amex card ka, BPI something ka, Citibank, yung mga high-end na top-end na mga credit cards coming from different banks, may mga partnership 'yan sa airport lounge, okay? So, Globe, may partnership sila doon for Platinum customers. Kapakita mo lang yung Platinum signal mo. Yung case ko, pupunta kami ng Boracay, akala ko makakapasok kami doon. So, as in, maaga kami pumunta sa NAIA Terminal 3. Yung pala, kasi nga first time kong i-avail, hindi pala pwede. Pag nasa domestic ka, hindi ka pwedeng tumawid pupunta doon sa international na area. Kasi, dadaan ka ng immigration. Okay? So, pupunta lang naman kayo sa Boracay. Okay, what else? Yung hindi ko natatry dito sa Platinum o hindi ko masabi kung na-experience ko ba, yung sinasabing priority
connection. Okay, ano ba yung priority connection? Ano ba explanation dito ni Globe? Sabi ni Globe, pag nasa isang area ka, o let's say nasa Alabang ka, ang daming kumoconnect sa network. Let's say nagde-data ka. Priority connection sa data kasi, nagde-data ka along with other Globe customers, pero ikaw platinum ka. Ang explanation ni Globe, mas pinapriority nila yung connection mo. Okay? Over other non-platinum customer. Ibig sabihin, mas makakapasok ka doon sa data network nila kung congested na. Yan yung ang hirap i-prove. Okay? Bakit? Okay. Kasi meron akong other line ng Globe. Hindi sa platinum. Okay? So, may na-experience ako na pag launch ko ng data dito, nasa Festival Mall, Alabang ako, ang bagal. As in, ang bagal. Tapos yung pinacheck ko sa wife ko, yung isang account ko, okay, na wife ko gumagamit, mas mabilis. So, ano ibig sabihin nun? So, hindi ko alam kung mayroon bang network issue lang at that time sa mga platinum subscribers or hindi talaga nagkakaroon ng data priority. Pero, yun ang sinasabi nila sa website nila, sa information nila. Ano? Kaya, ano pa ba? Ang maganda lang talaga sa platinum is yung pagka-VIP mo, no? Special customer ka kasi. Na-try nyo na ba na mag-avail ng support? Whether sa chat, call, o sabihin natin pumunta ka sa ano? Pumunta ka sa Globe Store. Na-experience nyo na ba yung hassle pumila? Kunyari na nasa Globe Store ka. Na-experience mo na ba yung hassle pumila? Okay? Ang haba ng pila. Galit ka na kasi isang oras ka na doon o mag-iisang oras na. Di ba? Tagal mo. Pag tinawag ka, galit ka na. So, pagharap mo sa officer, Globe officer, galit ka na. Or, nag-chat ka, chinat mo sila sa messenger. Na-experience mo na ba ang tagal nila mag-reply? Kung mag-reply man, nakatulog ka na, sasabihin sa'yo na pag hindi ka na nag-reply, i-close na nila yung session. So, wala na. Or, sabihin natin, pag-chat mo, after 1 hour, nag-reply sila. So, nakita mo kagad sa phone mo, chinat mo kagad. Ah, ito yung mga problema ko, ganyan, 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 ganyan. Binalikan ka. Okay, sinagot ka. Okay? Can you please try this? Blah, 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 blah. Okay, tinry mo. Okay. Tapos, sabihin natin na na-resolve yung issue. Kinabukasan, nangyari ulit. So, chinat mo ulit siya. Okay? Tapos, nag-reply yung agent. After 1 hour na naman, o baka mamaya after 1 to 2 hours, di ba, bago mag-reply. Sasabihin mo, nung nag-reply siya, ito yung ginawa natin kahapon, blah, 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 blah. Na-experience mo na ba na hindi niya na ma-recall? Okay? Kasi nawala na yung session. Yan, nawala na yung session. Globe Platinum may dedicated na support team. Okay? Ang tawag doon si Teya. So, makaka-chat ka lang kay Teya if yung account na ginagamit mo sa phone is naka-platinum line. Kasi may auto-validation sila doon. Hindi mo sila ma-chat pag na-detect niya na yung number mo is not a platinum number. So, may registration process doon pag bago ka pa lang na platinum. I-re-register yung number mo kay Teya. Now, pag nakakonek ka kay Teya, ano ba, experience ko? Experience ko lang ha. Siguro matagal na yung 10 minutes. Minsan, less than 1 minute, may magre-reply agad. Okay? Iko-compare ko pa, dun sa non-platinum, ang daming pinata... Ang dami mong i-click, di ba? Hindi agad, hindi ka kagad makakapunta dun sa totoong tao. Sa platinum, I think, mga 3 questions lang. Ano yung problem mo? Is this... is your concern is regarding your platinum number? Okay, yes or no, ganyan. Sasabihin mo doon. Tapos makaka-reach ka na kaagad doon sa platinum customer service representative. Yung isang experience ko dito na talagang humanga ako nung kinoconnect ko yung Apple Watch ko dito sa iPhone. Kasi as of this recording, may problem pa yung Apple Watch connection, yung one number, papunta sa iPhone. Okay, yung registration. Nawawala yung SMS pati yung calls pag na-register mo. So successful mag-register pero manonotice mo hindi ka na matawagan. Pag nag-text sa'yo, hindi mo na ma-receive yung text. May network error pa. So tinutroubleshoot namin.
At that time, I'm not sure kung aware na yung Platinum technical support, pero naglag ako ng ano, naglag ako ng chat support around 1 a.m. ng umaga. Inabot kami ng parang 3 a.m. ganun katagal. So para ako may private na technical support. Yun ang gusto ko kay Platinum. And pag may mga problem na any Globe problem, any related sa account ko, ang bilis kong makakonect kay support, sa Globe support. Plus yung kung ayaw ko mag-chat, ayaw ko mag-i-chat sa Messenger, gusto ko tawagan, meron din dedicated na support number. Diretso kagad sa Platinum. Tapos wala nang etche-boreche doon. Makakakontak ka kagad sa support. Ito pa. Tumawag ako, naglag ako ng support. Okay? Pag hindi na-resolve yun, di ko alam kung ano yung metrics na ginagamit ng Globe sa Platinum. Pag may open ticket ang Platinum customer, hindi na-resolve. Well, let's say, ang metrics ay within 48 hours, 2 days. Or let's say, di ko alam kung 3 days. Na-experience ko may tatawag sa akin. Higher officer. Okay? Titignan kung kamusta na ba yung ticket ko, yung problem ko. And pag sinabi kong hindi pa na-resolve, open pa din, ini-escalate kagad nila. Tapos, the following day, makaka-receive ako ng call coming from the technical support team. Tapos yun, ito troubleshoot nila. Yan, ayusin. So, ma-feel mo na may concern sila dun sa nire-raise mo na issue. I'm not sure kung ganyan din yung ano, yung sa non-platinum. So, yun lang, no? Yung iba, okay lang na antagal sa call, pinaghihintay, okay? So, sa akin kasi sayang yung time eh. So, yun yung mga benefit na nakukuha ko sa Platinum. What else? Okay? Hindi ko pa ito natatry, pero isa ito sa sinabi sa akin ni Platinum na pwede nilang gawin sa'yo. Hindi lang related sa telecommunication needs mo. Dining reservation. Kung gusto mong may date ka, pwede mo tawagan si Platinum. Kasi sila na mag-a-arrange nun. Hotel reservation, restaurant reservation, sila. Para kami sariling assistant. Ano pa? Spa and salon appointments. Kalain mo, pati yun meron sila. Ano pa? Hotel referrals. Yan, yung na-mention ko, reservation ha. Ito naman, hotel referrals. Pwede ka mag-inquire doon, magtanong. And other related travel itinerary. Sila bahala. Okay? So kung may upcoming trip ka na niluluto, pwede kang magpatulong kay Platinum. May direct access ka dun sa customer care nila. What else? Yung COVID na swab. So, pwede kang magpa-schedule privately. Pupunta sila sa bahay mo. Home service. Yun lang yung some of the benefit na dun sa Platinum. Okay? So far, if you will ask me, masaya ba ako sa Platinum? As of now, yes, I'm happy with the Platinum customer service. Masaya ako dun sa ano nila. Kahit minsan, tulad din yung watch ko, hindi pa rin makonect kasi may technical problem talaga na hindi pa ma-resolve as of now, kahit Platinum ka pa. So, okay lang. I'm willing to wait naman na ma-resolve yung system nila. And then, gusto ko yung talagang service nila. And yung Platinum signal, kasi nga pag nasa Globe ka, nasa BPI ka, pakita mo yung Platinum, makaka-access ka kagad sa mga VIP lane nila. Okay? So, yun lang for this video. Let me know kung may na-experience kayo na maganda, positive side, aside sa mga na-mention ko regarding Platinum, na hindi ko pa alam. Ha? Baka kasi may iba pang benefit yung Platinum customer na secret na hindi pa alam. Kasi ayun pa, may mga private invite sa Platinum customer. So, nakakatanggap kami ng email. Ako, nakakatanggap ako ng email, ng invite, especially pag may mga select products na pinopromote sila for exclusively for Platinum customers, siya nakakatanggap kami niyan. Alright, so yun muna for now. Bye-bye!